Okay, good morning. Welcome back to my channel. No, panibagong araw, panibagong buhay, at siyempre, panibagong gawain. At ang idadagdag ko, panibagong kaalaman. Marami kayong matutunan sa channel ko na to. Okay, sa ngayon, ang project ko, kung nung nakaraan, nakita nyo yung ginagawa namin yung wine rack. Sa ngayon, pinipinturahan na namin siya. Ito. Ayan na yung first coating. Kaya lang, yan. Nililiha uli ni Peter. Siyempre, kasama ko uli si Peter. Ayan. Nililiha muna niya yung first coating para lahat ng kung meron ng hindi nasakop ng pintura, makikita namin. No, tapos makinis pagka niliha uli. Ayan. Tapos ito yung pinakalagayan ng wine. Ang technique ko dyan, ayan, pinipinturahan muna namin bago siya pagkabit-kabitin. Kasi mahirap pagpintura pagka yung nakakabit na siya. Siyempre, maliliit yung butas nun. Hindi madudukot ng roller. No? So, yan yun. Ayan, pinipinturahan na. Ngayon, ito yung countertop table. Ayan, tahan natin sa labas. Okay. So, ito. Ayan. Ayan yun. So, ito yung design ko sa paa. No? Naglagay ako ng parang X o cross. No, tapos ito yung pinaka ano, ito yung height niya. Ang mapapansin nyo, halos hanggang bewang ko. Kasi nga, bar countertop yan. Table sa ano. Yung pinaka wine rack, lalagay doon sa taas nito. So, lalagay sa may wall. No, so ito yan. Ang ginagawa ko ngayon, yan, pipinturahan ko munang mauna yung pinaka bakal niya. O yung pinakapaan niya. No. Tapos, ang pakikita ko sa inyo mamaya, ito yun. Pakikita ko sa inyo mamaya, yung paglalaminate nito. No. Kasi ang ibabaw nito, hindi siya pintura. Yan yung, ano, yung makintab, yung makinis na dinidikit dyan. So, ito yun. No, nasa loob. Yan ito. So, naka-roll pa siya. Yan, guys. Yan, naka-roll pa siya. No. Kasi mahirap i-open agad yan pag hanggat di mo kakabit. Dahil may tendency na mabasag. Ano po kasi yan? Sensitive ang pagkakabit. Kasi nga, sobrang nipis niya, saka sobrang lutong, mahirap. Kailangan talaga may proseso. Okay guys, mamaya makikita ko sa inyo kung paano yung paglalaminate. No. So sa ngayon, ipinturahan ko muna yung pinakapaanong table. No. Pa-spray po ang gagawin ko dyan. Pa-spray. Kulay black. Tapos kung tatanungin nyo yung kulay naman ito, ano, yung kulay niyan, kulay chocolate brown na merong haspy. No, maganda po yan pagka nakalatag na. Okay guys, mamaya na lang ulit. At i-update ko kayo kung ano yung natatapos namin. Tapos, yung paglalaminate na makikita nyo rin mamaya. Okay, so mamaya na lang ulit. Bye-bye! So guys, pinipinturahan ko na. Ano, pa-spray para maganda, makinis. Nabibili nga pala to sa mga Vista Mall o sa mga ibang hardware like Wilcon na meron din sila nun. Okay, siyempre yung pagtatat niyan, nalagyan uli ng tubular para meron kang guide. No, ang gamit lang yung cutter. Okay, siyempre,
yung sukat, kailangan magpasobra ka ng 1 inch. Para kabilaan, meron siyang half inch. Ano, hindi saktong, ano, kung ano lakad ng lamesa, kung ano lalagyan ninyo, hindi sakto yung pagkakat. Kailangan may allowance siya. Okay, kasi titirahin siya ng trimmer. O, i-treat trimmer nyo mo pag naidikit na sa table. Okay, so ito yun. No. Sa umpisa, huwag nilalagyan masyado ng pressure. No, ang importante, makagawa lang muna ng daan. Sa balik-balik lang, guys. Siyempre, alagyan din yun, mamaya pagkatapos ito. Para pagkapareha silang natuyo, saka palang ilalatag dito yung formica. Okay? So, lalagyan ko nito yan. Para pag nilagay nyo rito at hindi pantay, hindi nyo na matatanggal yun. So, kailangan muna ito. Okay. Para hindi kagad siya dumi.
kakalat nila ang lahat dyan. Tapos, sakala ididikit yung ipapatong yung formiga. Okay? Dikit natin. Okay, guys, ito, nakapatong na. Makapansin nyo, nakapatong muna rin sa mga stick kasi hindi nyo na siya magagalaw. No, di ba, sabi nga kami, nakalala, mayroong half inch. Kabilang gilid, saka magkabilang dulo. No, para pag yung rim, mayroong ipatamba kayo. Okay, ang una dyan, yung gitna ang unahin. No, yun ang unang ididikit. Okay, so, angatin mo lang to. Ayan. Siyempre, kasunod na yan yung ano. So, hugutin mo lang siya. Tapos, dikit lang siya ng dikit. Ayan, ngayon sa matapos. Okay, dito. Ayan guys, nakita. Tapos meron yung spatula ko kanina. Ayan, talagyan lang basahan. Ayan, para mas mapadikit natin lahat. Okay. Siyempre, dahan-dahan lang. Para hindi siya sumugat. Okay. So, ayan. Matigit na siya. So, mamaya, pakikita ko naman sa inyo kung paano i-trim. Now, may trimmer tayo dyan. Or outer, para may gilid na pumantay talaga siya doon sa pinaka gilid ng table. Okay, so mamaya lang. Okay guys, ito si trimmer na natin. Ano, mapansin nyo, yan yung ano, yung pinakabala ko, mayroon siyang pinaka bearing. No, so yun yung magiging guide sa gilid para hindi siya masugatan yung pinaka table. Okay, siyempre magsisimula kayo sa gitna. No, saka na lang nyo babalikan nyo, hindi, ano, para mas matansyan nyo. And of course, kailangan meron din kayong goggles o yung cover sa mata. No, kasi medyo ano to, sabi mo nga nung una, mabilis. So may tendency na mabuhay kayo. Okay? Start tayo. Diba? Halos na itinas siya sa gilid. Pantay. Ito nga pala, yung mapansin niya, meron siyang plastic. Ano, meron talagang plastic yan. Ano, para kung sakaling tapos na, tatanggalin lang yan. Para hindi nagagasgas yung batal. Okay, din tayo sa dulo. Yan. Tingnan yung gilid o. Malis patag siya. Okay? So, ang next na lang yan guys, ano, itong pinaka, ano niya, liston. Okay? Yan yun. O yung aging na tinatawag. Kakabit dito yan. Yan. Yan, para mas maging malinis. Now guys,
So, yun lang yun. So, ito, tapos na. Tapos ito lang, kabit. Okay. So, hanggang dito na lang po, ano. At gagawa pali ako panibagong video para sa kabuuan lahat ng ginagawa namin. So, mga sabi ko, yung wine trap, yung countertop table, saka yung last na computer table. So, lahat na yun, makikita niyo kaya rin ito. Gagawa ko panibagong video. Okay. So, hanggang dito na lang, guys, ha. At maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa mga nanonood dyan, ano. Shoutout ulit sa kay Sir Jimmy, no. Lagi ring naka, ano yan, lagi ring updated, nanonood lagi ng video. Si Ma'am Anne Lorraine, si Ma'am Tin, no. Shoutout sa inyo. Sa mga samahang Biyernes dyan, no. Kumusta na kayo dyan? At sa yun nga palang riders namin, no? Pakikita ko sa inyo yung ibang vlog namin na nagra-rides kami. Ano, member ako ng Santo Cristo riding team. Okay, so hanggang dito na lang po. No? See you on my next vlog. Thank you, thank you. Bye-bye.